And what's up again sa inyo mga idol, and welcome back sa ating channel. And for today's video is pag-uusapan naman natin kung ano ba yung dapat natin gawin pagkatapos pong masampahan ng back yung ating inahim. So ano pang nihintay natin? Let's go! So magandang araw nga po sa ating lahat. And today's video nga mga idol, papaliwanag ko sa inyo kung ano po ba yung magandang gawin matapos po masampahan yung inahin natin ng isang back mga idol. So ang ginawa ko mga idol, nung nagpasampa ko ng inahin, matapos niyang masampahan mga idol, hindi ko na siya pinakain mga idol. Then ang ginawa ko sa kanya, pinakain ko siya kinabukasan na. So unti-unti lang yung pakain, medyo diet po siya sa loob ng 3 araw. Na sa ganun mga idol, yung hindi po siya agad manaba. Then yung similya, maganda po yung talab sa kanya mga idol, para po maiwasan po na magpaulit yung ating inahin. Na sa ganun maganda po yung talab na similya mga idol. So yun po yung kagandahan ng pagda-diet sa inahin natin. So kinakailangan na huwag masyado mataba pagka pinasampahan natin. Then after natin pasampahan, huwag nyo na muna pakain mga idol, kinabukasan na po yung pakain. Na sa ganun, hindi po basta-basta matabunan yung similya ng isang barako na matapos po masampahan niya ang isang inahin. So kinakailangan, huwag nyo muna pakainin pag-uwi or pagkatapos pasampahan. So kinakailangan, mga kinabukasan nyo na po pakainin. Then onti lang yung pakain, medyo i-diet nyo sa loob ng 3 araw. Na sa ganun mga idol, maganda yung talab ng similya mga idol. Then mga idol, matapos po masampahan, huwag na kayo mag-inject ng mga aid. So huwag nyo na pong inject ng mga kung ano ng vitamins yung inyong inahin matapos po ito masampahan. So hintayin nyo na lang mga idol, maka 1 month. So pwede naman kayo magbigay ng B-complex, mga ganun lang na vitamins. So huwag na kami bigay ng aid. So hindi po masyado safe yung aid sa mga kambing na buntis mga idol, dahil marami po nasasabi na may nakukunan po daw sa aid mga idol. A few moments later. Then mga idol, so ito ang ating pinagawang kulungan ng ating mga pangwalay na kambing. So dalawa section lang, isang panduling, isang pambakling mga idol. So ang bilis niya nagawa dahil 2 days lang is natapos na mga idol. So yan. So ito yung pakinan mga idol, yan o. Yan, medyo malinis yung gawa at saka maganda, maliwalas dahil nga ayan o, open air dito sa taas. So madaling makapas po yung hangin. Maganda po yung pagkakagawa ng kulungan na to, dahil po tagapos sa panahon yung kawayan magugulang mga idol. So yan, hindi yan basta-basta mabubukbuk o yung mabubulok yung anayin, dahil nga taga sa panahon mga idol. So maganda tong gantong kawayan mga idol. Yan o. A few moments later. So eto nga pala mga idol yung mga alaga natin. So yan, so lagi natin pinapanatili yung pagiging healthy ng mga yan, dahil hindi biro mag-invest mga idol, lalo na sa mga matataas sa lahi kagaya ng mga full bloods. So kinakailangan lagi po nating pinapanatili yung pagiging healthy ng mga alaga natin. So paano ba lagi mapapanatili yung pagiging healthy nila? So simple lang mga idol. So proper management lang mga idol. So kinakailangan yung pagpapakain natin sa kanila is nasa oras po. Kung halimbawa etong oras sila sanay, halimbawa sanay sila ng mga kakain sila ng 8 a.m. o kaya 9 a.m. so i-maintain lang natin mga idol, na sa ganon ma-maintain lang po yung pagiging healthy nila mga idol. Then yung pagbibigay natin ng mga pagkain, yung pamula sa feeds tsaka sa mga legumes, so wag po natin babaguhin. So kung ano po yung nakasanayan nila is ayun lang po yung ating i-maintain mga idol, na sa ganon hindi po magbago yung appetite nila mga idol. So mga idol, sa pag-uusapan nga natin, so ang ginagawa ko sa inahin kong bagong sampa, so halimbawa magkukondisyon ako ng isang inahin. So halimbawa hindi pa nag-heat, nire-ready pa lang natin. Ang una kong ginagawa mga idol is nagde-deworm ako. So pagkatapos natin mag-deworm ng albendazole, is nagbibigay na tayo ng B-complex. Nagbibigay na rin tayo ng vitamin A. So pwede nyo pagsabay ng B-complex at A, dahil yun nasubukan ko na mga idol. Then pwede rin kayo magbigay ng mga iron, calcium. So pwede yun mga idol. Pero ang una ko talagang ginagawa is nagde-deworm, then B-complex at saka aid. So pwede rin kayo magbigay ng vitamin E, selenium mga idol. So yan. So halimbawa hindi pa nasasampahan, so pwede pa tayo mga idol na magbigay ng mga vitamin A. Then halimbawa mga idol, nasampahan na yung inahin natin. So di ba nasampahan na yung inahin natin, so pwede po tayong kinabukasan na po magpakain mga idol. Kung halimbawa
nasampahan yung inahin nyo ngayong araw na to. So kinakailangan, kinabukasan nyo na po pakainin na sa ganun maganda po yung pasok at maganda po yung pag-unti-unting pagtalab ng similya sa inahin natin mga idol. So ginagawa ko yan mga idol parang sa ganun is hindi basta-basta matakpan yung similya ng mga nang kinakain ng isang kambing o ng taba ng isang kambing. Kasi mas maganda na hindi ganun kataba, hindi ganun kapayat yung inahin mo, susakto lang yung katawan na sa ganun madali po silang mabuntis mga idol. Basta ang ginagawa ko lang, halimbawa masampah na yung inahin ko, so hindi na ako nagbibigay ng aid. Ang ginagawa ko na lang is kinabukasan natin papakain mga idol. So diet sila for 3 days or for 5 days. Nasa ganon, yung similya mga idol, maganda po yung talab sa ating inahin. Nasa ganon, maiwasan na rin po magpaulit. Tsaka para po tumambay po agad yung similya sa ating inahin. Nasa ganon, mabuntis po agad yung ating inahin mga idol. Basta mga idol, lagi natin tatandaan na bago tayo mag-breed ng isang inahin, na deworm muna natin, nabigyan natin ng mga vitamins, ng B-complex, vitamin A. So pwede namang hindi ito gawin, kaya lang mas maganda po kung magagawa natin itong step by step na to. So una, deworm nga natin. Then sunod, magbibigay tayo ng vitamins na sa ganun, maging condition po siya. Para pag pinastad natin is condition mga idol. So ano ba yung kagandahan o kaya advantage ng condition yung inahin mo? So pag condition yung inahin natin, so napakalaki ng chance mabuntis agad dito mga idol at napakalaki ng chance na yung magiging anak niya, yung magiging similya at yung magiging yung mabubuong anak mga idol is napaka-healthy at napaka-solid ng pangangatawan mga idol pag inilabas. So yun yung kahalagahan ng pagkukondisyon ng ating mga inahin bago natin ipestad mga idol. Basta lagi nyo lang tatandaan na hindi naman kinakailangan na sobrang daming vitamins na binibigay. Basta pinapanatili lang natin yung maganda pangangatawan, yung magandang kondisyon ng inahin natin. So hindi nagkakasakit. So napakalaki ng chance sa mga idol na magbigayan ng magandang anak mga idol. So proper feeding management lang, pamula sa feeds, sa mga legumes. So kinakailangan, huwag natin masyado patabain. So pag halimbawa, alam natin na sobrang taba na, diet lang natin ng konti mga idol. Dahil hindi naman maganda yung sobrang taba, so, siyempre maganda lang tingnan. Pero kung hindi pabuntis yung inahin mo dahil, tapos sobrang taba, so hindi masyado maganda mga idol. Kaya kinakailangan, bago tayo magpasad ng isang inahin, so kinakailangan yung katawan niya sakto lang mga idol, hindi sobrang laki. Nasa ganun mga idol is, hindi po siya mahirapang magbuntis mga idol. So yun yung pinaka purpose mga idol ng pag-maintain ng katawan ng isang inahin na ready to breed mga idol. So kinakailangan hindi po sila sobrang laki. Sa ganun, hindi po sila mahirapan mabuntis at hindi po sila mahirapang magbuntis mga idol. Then mga idol, so pag halimbawa nasampahan siya ng January 1, so kinakailangan sinesave natin yung date. Nasa ganun, alam natin kung kailan natin uli sila, kung kailan uli sila possible mag-hit. So kung halimbawa January 1 is na nasampahan na siya, so pwede na po natin siyang obserbahan sa darating na January 18, 19, 20, and 21 mga idol. So pagka 18 days, pwede po nating obserbahan kung magpapaulit po ba itong ating inahin. So para lang po tayo makasure o para lang po makasigurado na yung inahin po natin ay buntis na or hindi pa. So kinakailangan pag nasampahan ng January 1, o-obserbahan na po natin sila sa darating na 18 days to 21 days mga idol. So kung halimbawa nasampahan ng January 1, obserbahan na natin yung ugali nila sa January 18, so 18 days. Then January 19, 19 days, 20, 21 days. So kinakailangan, obserbahan natin yung ugali nila. Nasa ganun, masabi natin na tambay na pala yung sampa nung back dito sa aking inahin dahil hindi na siya nag-hit sa loob ng 18 to 21 days. So napakahalaga nung mga idol. Kaya kinakailangan sinesave nyo yung date kung kailan kayo nagpasampa ng inahin. Nasa ganun, meron kayong basehan kung kailan po ba yung possible na magpaulit yung inahin o kung paano po ba malaman na buntis na po yung aking inahin ng isang buwan. So kung halimbawa, hindi na siya nagpaulit ng January 18 to 21, so meaning, buntis na po yung kambing natin ng 1 month, mga idol. So napakalaking bagay po sa atin dahil hindi po nasasayang yung panahon. Dahil pag nagpaulit yung inahin, so nasasayang po rin yung panahon dahil nga bibilang na naman tayo ng panibagong 5 months. Kasi 5 months yung pagbubuntis. Then after 5 months is manganak na rin po mga idol. So nasa 146 days to 155 days mga idol to 156 days. So minsan may ganun mga idol. A few moments later. Mga idol, so pinagpalit nga pala natin yung ating mga inahin na kulungan. So yung mga traditional white, so nilagay po natin dito mga idol. Sa ganun, sama-sama po sila dito para magandang tingnan, puro traditional white. Then yung mga reds natin mga idol, nilagay natin doon sa kabila. You know, yun, doon natin nilagay yung mga red natin mga idol. So yan, medyo ano naman sila ngayon, medyo magkakasundo na po sila mga idol. Di gaya nung kanina, nung una natin nilagay is nag-away po talaga. So hindi po may iwasan niya mga idol.
Pero ngayon, since na yan, medyo kalmado sila dahil nga mga busog. So yan, okay na sila mga idol. Then, eto naman mga idol. So, tapos na po itong pinagawa nating walayan ng dueling at buckling. So, yan. Pwede nyo pong gayanin na pattern. So, yung pinto po niyan is nasa likod. Yan, kita nyo naman yung hagdan. So, napakalinis po. Tsaka napakaliwalas tingnan dahil nga po gawa sa kawayan. So, yan po. Medyo maluang po yan mga idol. Hindi lang masyado natin makuhanan ng magandang video. Kasi nga, medyo hirap ako dahil wala akong taga-video mga idol. Pero yan, kung makikita nyo, yan yung paki na nasa unahan mga idol. So, napakaliwalas po niyan tingnan mga idol. A few moments later. Yun lang mga idol. So, I hope na may natutunan po kayo sa video na ginawa natin ngayon. So, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit niyo na rin po yung bell button para maging updated po kayo once mag-upload po tayo. So, maraming salamat po sa inyo lahat and God bless.